Number one, ready. Love your job. Pretty excellent. Number one, Filipino pie. Hi guys, welcome to Nono Universal Vlogs. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell. Hello fellow kabayan. Magandang araw po. Welcome to my channel, ang Nono Universal Vlogs. Ngayong araw po, gagawa tayo ng video kung paano magpapatubo ng buto ng kalabasa. Ang ginagawa ko po sa buto ng kalabasa ay gine-germinate ko ng 1 to 2 days. Ganito po ang aking pamamaraan sa pag-germinate ng mga buto ng mga halaman na aking tinatanim. Pagkatapos ko pong ipinatong dyan sa basang tissue, talagyan ko po ulit ng panibagong tissue at isprayhan po natin ng tubig para mabasa po siya ulit. Pagkatapos po, itatakpan natin itong Tupperware at itabi po muna natin sa isang tabi hanggang tatlong araw po. Pagkalipas po ng tatlong araw, kukunin na po natin ang buto na ating germinate dito sa Tupperware at ilipat na po natin sa baso o sa seedling tray. At ito na po ngayon, nalipat na po natin sa baso yung mga seed na meron na pong sprout. Diyan na po sila ngayon. Kaya po germinate para sure po na mabubuhay. After malipat, ibabalot po natin sa plastic sa loob po ng tatlong araw. Pagkalipas po ng tatlong araw, bubuksan po natin ulit. Titingnan natin kung ito po ay nabuhay po ba o hindi. Pagkalipas po ng tatlong araw, ito na po sila ngayon. Tapos, mula po sa pagpunla nito, hihintayin lang po natin ang 18 days to 28 days bago po natin ilipat sa kanyang permanent na pagtataniman. Ito po pala ay isang uri ng kalabasa na kung tawagin nila ay butternut squash. Ito po ay hindi po nagbabaging, para lang po siyang strawberry na nakatayo at may bunga po sa gilid. Ito na po ngayon ang ating ipinunlang butternut squash pagkalipas po ng isang linggo. Ito po ay hihintayin lang po natin sa loob ng 2 weeks hanggang 28 days bago natin ilipat sa kanyang permanent na pagtataniman, para po hindi po ma-stress yung ugat, kasi pag lumagpas na po sa isang buwan yung kanyang edad bago natin itanim, maaari pong mamamatay dahil nga po sa ma-stress po yung ugat. Mga kagulay, ito na po ngayon ang butternut squash after 3 weeks mula po sa pagpunla, at ngayong araw po na ito ay itatanim na po natin sa kanyang permanent na pagtataniman. At ito na ngayon, nakatanim na po ngayon ang ating butternut squash pagkalipas po ito ng 3 weeks mula po sa pagpunla nito. At napapansin po ninyo, mayroon pong mga galon. Yan pong galon na po na yan ay gagamitin po natin pang takdob dyan sa halaman para hindi po makain ng ibon ang mga dahon nito. Ito po, napapansin ninyo may mga CD. Nung una po, takot sila sa CD dahil dun sa refleksyon. Pero nitong huli, hindi na po natatakot sa refleksyon ang mga ibon. At ito po ngayon, lalagyan po natin ng galon ang bawat isa, bawat puno nito, para hindi po makain yung dahon. Once po kasi nakinain po ang dahon, namamatay po ang halaman. Pagkalipas po ng ilang buwan ay update po natin kung ito po ay magbubunga, dahil nga po ang lupang aking pinagtaniman ay mabuhangin. Pero dahil po nilagyan ko po ito ng mga balat ng saging at balat ng itlog at mga yung latak ng kape para po maging lupa po ito. Ayan mga kagulay, ito na po ang update ng ating butternut squash. Pagkalipas po ng 2 months, may mga bunga na po sila. Na halos po lahat ng puno ay may bunga na po na maliliit. I hope na pagkalipas ulit ng isang buwan ay ma-harvest na itong mga bunga na ito. At i-update po natin kung ito po ay lalaki talaga. Dahil nga po dito po ito sa Saudi Arabia, madisyerto po ang lupa dito. Ang aking ginawa po para mabuhay po sila ay yung mga balat po ng saging, gulay na kukuha sa aming kusina ay iniipon ko para lagay dito.